Share ko lang, nagpa-nano coating kami, ceramic nano coating pala ang tawag dito. Kasi nga yung sakyan, nagkakaroon siya ng watermark. Para ma-avoid yung watermark na yun, pag napanano coating mo na siya, para na siyang magiging parang gabi. Yung tubig, hindi na siya basta-basta kumakapit. Buo-buo na lang siya. So, ginawa nila kuya muna ay binabapping. After nilang ibapping yan, punas-punasan na lang muna nila yan. Tapos, pag napunasan na nila lahat yan, so makintab na yan, hindi katulad kanina, marami siyang watermark. So yung salamin, hindi pa nila napupunasan ng pantanggal ng watermark. So ang kinaganda lang nito, pagka nagpa-nano coating kayo, is mapipreserve nyo yung pintura niya. 3 to 5 years. Pag may cover yung bahay mo, may bubong, hindi siya basta-basta masisira yung nano coating niya, yung ceramics nano coating niya. Shoutout kila kuya, no? So after nilang punasan yan, papatuyuin maigi, tapos yun. So ready na yun para ceramic nano coating na siya mamaya. So papatuyuin muna nila yan. Tapos pagtapos nilang inano coating yan, 3 to 5 days or 3 days daw maximum niya, huwag daw munang basain. Huwag muna siyang pa car wash kasi nga baka matanggal. So mas maganda nang matuyo maigi, no? Sabi ko nga kung 3 days yung sinasabi nila, pwede mo nang gawing 1 week, huwag na munang palinisan yung ano. So kung naputikan lang daw, mas maganda huwag daw munang galawin para mas ma-preserve maigi yung pintura niya, ay yung nano coating niya. So yun lang, na-share ko lang sa inyo. So mamaya na lang ulit, pagka inanano coating na niya, titignan natin yung final ano niya, yung finished product niya. I'm back mga warriors. So naglalagay na ngayon sila ng ceramic coating. So yan, pinapahid na ni kuya. Kala mo ka lang nagpapahid nung yung parang wax lang, pero siya, ceramic coating siya. Japan yan, Japan made yung pinaka-ceramic coating niya. So papahid niya manual, tapos after niyang ipahid dyan, so kailangan lahat napahiram mo siya maigi. Tapos yun, sa kanya ngayon pupunasin yan. So dito para na ako nagsasalamin ngayon. So yan, napahiram na niya itong kabila. So yan, masisihan ka kasi hindi na siya yung nagwa-watermark, yung parang patchy-patchy siya na kulay puti. So binapping nila yon before nila pahiram yun. Para na siya ulit bago. Bablog ko lang yung sa salamin, meron din kasamang coating dito. Tingnan nyo yung before and after niya. I mean, yung kalahati, sobrang kintab na niya, wala na siyang watermark. Compare nyo dun sa kabila, kita nyo, hindi siya makintab, di ba? So, yan. Shoutout kila kuya. Sila yung tumitira niya. So, yan na. Almost matatapos na. So, ito, papakita ko naman sa inyo yung nano coating nung sa mismong body niya. Yan, pinapahid na ni kuya. Para lang din siyang wax talaga kung titignan nyo. Yan. Tapos after niyang pahiran niyan, basta kailangan precise, dapat talagang lahat dapat mapahiran. Tapos sa kanya ngayon pupunasan ng basahan. So napakadali lang talaga niyang matuyo. No? May sikreto yan, hindi yan basta-basta. So yun na, ang kintab na kagad. Ganun lang kasimple. Punasan maigi at yun na. Finish na, para ka na nagsasalamin. Di ba? Okay. Kaya worth it yung bayad mo talaga. Kaya napakaganda. So, yan na mga warriors. Tapos na. Yan, shoutout kila kuya. No, tingnan nyo naman, parang bago. Oo. Grabe, ang ganda ng kinalabasan yan. Mas makintab pa yan doon sa pagka-deliver niya. So, yan. Napakaganda ng pagkakabanat nila kuya. So, yun. So pati rin yung salamin, nakikita nyo wala na siyang watermark. Yan. Wala nang watermark yan. Ha? So pwede na tayo magsalamin. As you can see na nagre-reflect tayo. Yan, nagre-reflect. So ang pinaganda niyan, kahit umulan, hindi na basta-basta kakapit yung tubig. Para na siyang gabi. Yan. Anyway, pag gusto nyo magpa-nano coating yan, ceramics, kontakin nyo lang, ipopost ko yung kanilang page. Thank you for watching. Bye-bye. Peace out.